Mga kaigo, doon po sa ating comment section, may tanong po about London Syndrome. Ang tanong na ito ay galing po kay Rio Marie de Chavez. So, una muna sa lahat, shout out sa iyo, Rio Marie de Chavez. Thank you for asking a question sa ating comment section. Ang tanong niya po, mga kaigo, ay, Sir, baka po may idea kayo sa London Syndrome. So, London Syndrome, ganito po ang London Syndrome, mga kaigo. Pero before that, ito pong comment niya, mga kaigo, is comment niya po doon sa video natin kung saan in-explain natin yung pagkakaiba ng Stockholm Syndrome at saka Lima Syndrome. Okay? So kung gusto niyong maintindihan pa yung dalawa, andyan yung link dyan sa ibaba. Pero konting background, no? Ang Stockholm Syndrome at saka Lima Syndrome, nangyayari po yan sa hostage-taking situation. Kasi kung may hostage-taking situation, mayroong hostage taker, ito yung mga captors, at saka yung hostage victim, ito naman yung mga captives. Okay? Ngayon mga kaigo, kapag yung hostage victim or yung captives na a-attach doon sa hostage taker, eh nangyayari po dyan yung Stockholm Syndrome. Okay? Sa opposite naman, kapag po yung hostage taker, nakikisimpatya na doon sa hostage victim, ang tawag naman po natin diyan mga kaigo is Lima Syndrome. Ngayon, ito pong London Syndrome, nangyayari din po ito sa hostage taking situation. So ang London Syndrome, opposite po 'yan ng Stockholm Syndrome at saka Lima Syndrome. Kasi ganito po ang nangyayari diyan. Kapag yung biktima hindi na sumusunod doon sa hostage taker. Okay? Hindi na nakikioperate. Nakikipag-argue pa yung hostage victim, ang nangyayari po dyan is London Syndrome. Okay? Kasi di ba, pag hostage taking, tinatakot mo yung mga victims para sumunod sila. Pero pag dumating ang time na hindi nila sinusunod yung utos ng captors, iyan po nangyayari yung tinatawag na London Syndrome. Kung yung Stockholm Syndrome, Lima Syndrome, there is a somewhat connection between the captors and the captives or yung hostage taker and the hostage victim. Ito naman pong London Syndrome, opposite po ang nangyayari. Ibig sabihin, nag-aaway na, nakikipag-aaway na yung hostage victim doon sa hostage taker. Okay? So, sana po nasagot natin ang tanong mo, Rio Marie de Chavez.